Ito po, idol, sa atin naman pong susunod na sumbong ataksyon, si Alberto Regonay, aka, idol, Joyce Regonay. Okay, nais, opo, nais po niyang makausap ang kanyang dating karelasyon. Nais po niya, idol, sa tulong po ninyo, eh, bago mag-New Year, eh, magkabalikan po sila. Ang nirereklamo po dito, idol, ay si Marilu de la Cruz, na isa naman pong lesbian. Ba, unique to, Becky itong si Alberto at lesbian ito si yes. Ma'am Marilu. Becky, okay. Si Joyce, lesbian po si Marilu. Gusto po nilang magkabalikan. Joyce, mm-hmm. Sige, kausapin natin. Tanungin natin sa kanya kung anong gusto niyang tawag natin sa kanya. Hello po, Sir Alberto. Po. Anong gusto niyo tawag po sa inyo? Ma'am o sir? Ma'am na lang po. Ma'am na lang po. Ma'am Joyce. Okay, sige. Opo. So, Ma'am Joyce, kaya po kayo lumapit sa amin para hingin namin tulong upang opo. Kayo po magkabalikan na ni Ma'am Marilu. Opo, opo. Ano ba nangyari sa inyong dalawa, Ma'am? Sabi po niya sa akin, nung tumawag po siya dito, sabi po niya sa akin, wala na rin po kami. Sabi ko po sa kanya, anong dahilan? Ba't makipag-iwalay ka sa akin? Wala naman dahilan para maghiwalay tayo. Sabi po niya sa akin, may baklara po siya doon sa malapit sa kanila po. Nubalik chess. Opo. Sa pagtatrabahan po niya. Baka naman na nanakit po kayo, ma'am? Hindi naman po. Nag-aaway lang po kami. Aaway lang po. Pero sa saktan-saktan, hindi po. Hindi po ako nananakit. Ano po pinag-aawayan niyo? Kumatanong po namin. Assistant po ng anak niya kasi hindi po siya nagpapadala. Yun po ang dahilan. Lagi po siya nangaway. May anak po kayong dalawa? May anak po kayo? Meron po. Kayo po yung biological father ng anak. Opo, opo. Opo. Kayo po tatay talaga. Opo, ako po yung tatay. Okay. So, yung anak po ang pinag-aawayan po ninyo madalas? Yung pong system po ng anak niya kasi hindi po siya nagbibigay. Pahirapan pa po. Sa tuwing po ako tatawag ron, yun po laging pinag-aawayan namin. Pira. Okay. Nasa inyo po yung bata ngayon. Opo. Okay. Ilang taon po yung bata? Magdalawang taon po, anim na buwan na. Magbe-birthday po siya ngayong August. 2 years and 6 months. August 9, August 20 po, 2020. Birthday po niya. So, hindi po siya nagbibigay ng suporta? Kayo na lang? Hindi po. Ako po lahat. Ako po lahat nagbibigay ng suporta lang sa anak ko. Wala na po sa akin natira kahit magkano. Sa kanya po napapunta. Ako naman po sa tanga, nagpadalin po ako sa kanya 1-5. Una po, nagpadala po ako sa kanya 1,000. Binili po niya cellphone. Pangalawa, binasag po niya ang cellphone, bumili po siya, pangalawa po, pinadala ko rin po siya, sabi, magkano ba? 700 po. Okay, so ibig sabihin, ma'am, maluho itong si Marilu. Opo, opo. Ibig maging pera. Anong tama po ni Marilu? Sana po, tindira po dyan sa palengke ng Novaliches Bayan, sa loob po, kina Maricel Martinez po. Opo, ano po kayo po, ano po trabaho niyo? Ano lang po ako, bahay po, trabaho ko, kasambahay. Kasambahay po kayo? Opo, okay. Opo. At nasabi niyo po sa aming research, ito pong si Marilu ay meron pong panibagong karelasyon na Becky rin. Opo, 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 meron po yan. Hindi po sa akin sinasabi. Ano pong ebidensya ang hawak niyo na siya po meron ng karelasyon na Becky rin? Yung po sabi po niya sa akin, tumawag po siya sa akin sa number ko po, sabi po niya, sabi niya sa akin, hiwalay na rin po kami kasi may baklara po siya dyan. Sabi ko, bakit? Okay. Makipaghiwalay ka sa akin? Wala man dahilan para mapaghiwalay ka sa akin. Sabi ko pong ganyan. Tapos po, sabi po niya, maganda pa yung bakla ko sa'yo. Yun po yung sabi niya sa akin. Mas maganda pa po kayo sa'yo? Opo, opo. Yun po yung sabi niya sa akin. Nandalaid pa itong si Marilu. Opo, opo. Ayun po yung sabi po niya sa akin, Sir Rape. Opo, opo, ma'am. Sige. Kaya nga po ko humingi po ng tulong sa inyo. Kaya nga po gusto ko mangyari. Magkabalikan kami, dalawa kami, magpamili. Kami po mag-asawa. Alam po sa anak po namin. Opo, ma'am. Gagawin ko po lahat. Opo, para makipag-tumingi pong pangarap. Sabi ko rin po makausap si Marilu? Yes po, idol. Nasa kabilang linya na po siya, idol. Marilu de la Cruz. Marilu. Wala po. Ano ba nangyari sa inyo ni Ma'am Joyce? Hindi ko pa ang alam po, sir, kasi nagulat lang ako, sir, eh. Una, ano ba gusto mong tawag ko sa'yo, sir o ma'am? Marilu? Sir na lang po. Sir, okay, sige. Si Joyce, ma'am, kayo po, sir. Okay, sige. Sir, meron ko kasing bago sa relasyon na Becky. Number one na issue yan. Number one na issue, hindi ka sumusuporta para sa anak ninyo. Ano ba nangyari po sa inyo?
sabi mo yun sa akin, tumawag ka. Sige po. Marilu? Ano po? Ganito, nasa kabilang linya itong si Joyce. Kausapin mo, and Miss Joyce, kausapin mo rin itong si Marilu, ha? Pag-usapan nyo. O sige. Opo. Simulan mo na, Marilu. Ano po lang sasabi mo, may anak ko dito? Diba, tumawag ka sa akin, sabi mo, Ben, diba? Maghiwalay na tayo, may bakla ko rito, maganda pa sa akin, o di ba? Yun ang sabi mo sa akin, kaya ha? May bakla. Nagulat ako, ano, sabi mo? Ba't pakitagawalay ka sa akin? Wala man dahilan para mapaghiwalay ka. Ayun. Oo. Ayun. Kaya pala pumunta ka dyan. Hindi ka naman tumatawag sa anak mo, tsaka sa akin, bera ka naman tumawag. Ikaw pang galit. Uy, wala akong bakla tumatawag. Dito. Oo. Sinungaling mo. Pag sinabi ko na sa'yo nga, tapusin natin ngayon. Ayaw ko lang pagpagbalik sa'yo. Ayun po, gusto ko mangyari, Sir Rapitol po. Makabalikan po ko sa kanya. Alang-alang po sa anak po namin. Sige po. Sir, pwede ba natin pagbigyan itong request ni Ma'am Joyce? Alang-alang po sa inyong anak. Gusto ko po magkabalikan kami. Hindi na po pwede. Pag-isipan ko na. Bakit po? Ano pong problema? Ba't hindi na pwede? Paano po yung anak nyo? Una-una po, binabigyan ko na po yan eh. Ano yung sabi ng pinagbigyan? Na mag-ano na siya, magbago ba? At tapos yung nagsasabi dito sa akin na meron ako dito, pero wala naman. Bakit mo sinasabihin siya magbago? Isabantala ikaw dapat na magbago dahil ikaw raw ay meron panibagong karelasyon dyan. Wala po, wala akong karelasyon po dito, wala. So, anong dapat ibago sa kanya? Pero okay na lang po, pag-decision ko na, na ayaw ko lang makipagbalik sa kanya. So, paano po yung baby nyo, sir? Ayun, baby namin, okay lang sa akin yan. Hindi ka rin nagsusuporta eh. Hindi nagsusuporta, papadala ako nun ah. Ang sabi nila, hindi ako padala na padala. Padala ka 1,500. Tapos magpadala ka 700. Tatlong buwan ka lang nagpadala. Sa anak mo, ilang taong ka na dyan. Mag-isang taong ka na ngayong March. Ayun na ngayon na pala inagalan mo sa akin. Kunin mo yung bata sa'yo na. Oo, talaga sa akin. Kunin mo na, wala. Sir, Rate, gusto ko po mangyari sa akin po yung anak ko. Gusto ko po uwi sa Maynila. Yun lang po, sir. Okay, sandali po. Ilang taon po yung bata, Ma'am Joyce? Ano na po, 2 buwan po, tsaka 6 na buwan po yun. Sir Marlo, okay ba sa'yo na yung bata, yung anak niya ay mapunta kay Ma'am Joyce? Opo, huwag na po, payag na po ako pupunta sa kanya yung anak niya. Ayaw ba sabi niya, hindi naman ako napapadala po. Hindi. Kaya nga, gusto ko lang marinig po manggagaling sa'yo. Sir, payag ka ba na yung baby ninyo ay mapupunta kay Ma'am Joyce? Siya na may custody at magsusuporta ka. Payag ka. Hindi. Bali ba makapunta sa'yo yung anak, hindi naman magsusuporta po. Hindi ka magsusuporta. Makukulong ka pag hindi ka magsusuporta. Sir. Ano ba lang sasabi niya, nandiyan ako nagpapadala? Papadala ako doon ha. Hindi, sasagutin mo muna ako, Sir Marlo. Mamaya, sabihin ko sa'yo ang dahilan kung bakit tinatanong to. Okay, papayag ka ba na yung baby ay mapupunta na kay Ma'am Joyce at magsusuporta ka? Dalawa yung tanong ko eh. Una, papayag ka na mapupunta sa kanya yung baby, siya nang po magkaroon ng kustodiya. Isusurrender mo na yung kustodiya kay Ma'am Joyce. At yung pangalawa, magsusuporta ka. Pakisagot lang po, diretso, Sir. Sige po. Pupunta sa kanya yung anak ko, magsusuporta ko sa anak ko lang, di sa kanya. Okay, sige. Pupunta yung bata kay Joyce at magsusuporta ka. Opo. Okay, gusto ko lang maging klaro dito kasi sa batas natin, ikaw ang nanay dito. Kung susundin natin kung ano nakasal sa batas. At hindi kayo kasal, kayo pa rin po ay considered as the mother of the child. Kayo po ang biological mother. Therefore, kung batas ang susundin natin, kayo po dapat talaga, Sir Marlo, ang may custodia sapagkat kayo po ang biological mother. However, since isusurrender mo na yan kay Ma'am Joyce, na biological father, okay, sana huwag malito yung mga nakikinig ka, then magkakaroon ng pirmahan, di ba? Na isinusurrender mo na yung custodia doon sa biological father na si Ma'am Joyce at ikaw nang susuporta. Nag-gets niyo po? Nag-gets niyo po, Sir Marlo? Opo. Okay. Tawagin mo si Attorney Garrett para maging clear. Attorney Garrett, para maging clear ako rito kung tama ito. Kasi itong ang tatay talaga rito, si Alberto, pero gusto niya matawag siya Joyce. Yes, okay. At ang mother dito ay si Marlo, gusto niya matawag siya Sir. Okay. So ngayon, tama ba ang biological mother pa rin talaga dito ay itong si Marlo? Yes, sir. Tama. Pero pag nag-hiwalay sila, sino may karapatan sa bata? Ang may karapatan po dyan sa bata is yung biologically female po, Sir Rafi. Kahit nag-a-identify siya as a male dahil siya ay lesbian, ang batas po natin hindi sumusunod doon. Very strict po tayo, ang gamit po natin dyan is biological sex. So magpupunta po kay Sir yung bata dito. Pero sinusurrender naman niya?
kapag ka isa-surrender niya to, ang advice ko po lagi to avoid yung future cases of kidnapping is magsulat po sila na sinusurrender niya ang custody dun sa pinag-surrender niya. Kasi biological father. Yes, sir. Sa biological father. Kasi part naman po ng parental authority ng isang tao, eh, pwede niyang piliin kung saan yung bata. Pagtingin niya, mas mapapabuti doon yung kalagayan ng bata. However, for safety purposes nga po, I would suggest may kasulatan silang gagawin. Para later on, wala na pong manap. Yes, WD. Yes, sir. Best. Thank you, Sir Garrett. Okay. So, Sir Marlo, pasamahan po namin kayo sa BSWD at doon magpipirmahan kayo ni Ma'am Joyce na isinasurrender mo na full custody doon sa bata dito kay Ma'am Joyce at ikaw magsusuporta. Okay? Opo. Okay na tayo dyan. Now, hindi na ba talaga kayo pwede magbalikan pa para hindi na tayo magpunta-punta pa sa barangay, magpirmahan pa, ang dahil pa mga tsetsibureche. Eh, magbalikan kayo, tapos. Ano, sir? Ayoko na po. Ayoko na po. Okay. Isang tanong na lang, sir, pakisagot ng diretsyo. Ano ba ang talagang totoong dahil lang kung bakit ayaw mo na kay Ma'am Joyce? Dahil lang po, ano, yung sinabi... Ano po, sir? Ang kanya lang kinagagalit pala si Sir Marlo sapagkat pinagbibigtangan na siya daw ni Ma'am Joyce na meron siyang bagong Becky. Tama? Yung ba yung pagkarinig ko? Napakabago naman. Yung ang dahilan? Opo. Ganito na lang, ha? Bigyan kita pagkakataon. Pwede ba bukas samahan namin kayo sa barangay at sa DSW sa barangay? Subukan namin kayo pag-ayusin. Gagawin kayo ng parehong assessment. Okay lang ba sa'yo, Sir Marlo at Ma'am Joyce? Okay? Okay po. Good. Very good. Sige. So, Ma'am Joyce, bukas ha, magkita-kita tayo sa barangay. At sa po, barangay, nandito po ako sa Ruhas, sir. Saan Ruhas? So, Ruhas sa Dayla? Opo. So, hindi po, Capiz. Ah, ang layo pala. So, opo. Mario Joseph. Eh, siguro Zoom. Mag-zoom na lang. Sa probinsa po nila. Okay, walang problema. Ikaw, Sir Marlo, saan ka ba? Dito po sa Novaliches, Quezon po. Saan na layo? Quezon City, Novaliches versus Rojas. Okay, zoom na lang, Sherry. Yes po, Idol. Through Zoom, kakausapin natin yung DSWD. Siguro yung main office ng DSWD kasi national. Para yung DSWD ang subukan na pag-usapan muna yung custodia kung sakaling din magkayos. And then, subukan din na pag-ayusin sila alang-alang sa bata. Yung bata dito talaga importante para sa atin lahat. Okay? Opo. Opo. Yung pong gusto ko mangyari, mag-ayos po kami mag-asawa. Yung pong gusto ko mangyari, Sir Rape. Okay. Bigyan kita ng 5 minutes po, Ma'am Joyce. Kausapin niyo po si Ma'am Marlo. Makiusap po kayo. Opo. Sige po. Kausapin niyo po. Hello. Hello. Opo. Ano pinagsasabi mo dito na may ano ko dito? O, diba, sabi mo sa akin, may bakla ka, ikaw tumawag sa akin. Sabi mo, be, may bakla ko rito, sino? Sabi mo, si Lisa Bilya, maganda pa sa akin. O, diba, yun ang sabi mo sa akin, maganda bakit, pa. Bakit sabi akong maganda siya, maganda sa'yo? O, sabi, diba, sabi di mo ako, sa akin. Hindi ako nagsabi, ah. O, ikaw nagsabi sa akin, maganda pa sa akin. So, sabihin ko ba yun? Hindi ako nagsabi. Ikaw nagsabi sa akin noon, hindi ako, ikaw nagsabi. Hindi sa akin ang galing niya, sa iyo ang galing. Gusto ko magkayos tayo para walang problema, para hindi tayo mabot sa ganito. Eh, ikaw nagmamatigas ka kasi ako, nagmamakawa ko sa iyo. Nagmamakawa ko sa iyo kagabi, binilak mo ako. Sa messenger mo. May deliver kami kagabi. Ang tawag ka. Ba't kailangan mo pa ako black? Ba't kailangan mo pa ako black? Alas 12, may deliver kayo. Alauna, may deliver. Alas 12 ng madaling araw. Oh. May deliver kayo noon? Ikaw ay may mali. Di ka mali, di ba? Bakit nagpatulpo ka? Buti ba ako sabi sa video call ah? Eh, paano ako mag-video call sa'yo eh? Ako. Wala ka na talaga binalak iya. Mo ako. Paano ako mag-video call eh? Binalak mo ako sa messenger mo. Kahit number mo, hindi mo sa akin yung bibigay. Na kailangan palit ka ng number mo. Oh, tama ba yun? Pinapahiya mo talaga ako. Sir Marlo, I don't think so. Ang sa kanya po talaga ang purpose niya kaya siya tumawag sa amin, sir, ay para kayo po magkabalikan. Mahal na mahal po kayo ni Ma'am Joyce. Ayaw niya po na magkabuwag-buwag kayo. Alang-alang po sa anak ninyo. Yun po yung mensahe niya. Naintindihan niyo po ba? Nagigets niyo po? Pagmamahal po. Wagas na pagmamahal ang inoosan po sa'yo ni Ma'am Joyce. Bakit hindi rap ako magpaganda? Sabi niya po sa akin, paano ako magpapaganda? Yung sa anak natin mapapunta. Yung pera, yung sinasahod ko para sa anak natin. Sa gatas, sabi kong ganyan. Eh ikaw, hindi ka nagpapadala. O sabi kong ganyan, ako lahat. Kaya hindi ako nagpapaganda para sa anak natin. Yun. Yung po, sir. Sir, bakit mo kasi sinabi na pangit si Ma'am Joyce at kailangan niya magpaganda? Eh, diba yung sabi mo sa akin dati? Yung hindi pa tayo naghihiwalay? Bakit? Diba, sabi mo sa akin, magpaganda ko? Diba, sabi mo sa akin,
Ako nga, dapat na. Oh, di ba sabi mo sa akin, magpaganda ako para sa iyo? Eh, paano kung magpaganda yung palat natin? Napapapunta lahat ng pera, wala na ko nilipon dito. Ma'am Bernardo, bakit? Guwapo ka ba? Para ganun-ganun, light lady mo ito si Ma'am Joyce, nasabihan mo ng pangit, guwapo ka ba? Kailangan niya magpaganda. Sir, magbalikan na lang kayo, pwede? Ayoko na po, ayoko na, ayoko na magbalik sa kanya. Ganito gagawin ko, okay, makinig ka, makinig ka. Makinig kayong dalawa. Ganito pong offer ko, Sir Marlo. Ipapamakeover ko si Ma'am Joyce. Madadalan ko siya ng pera para siya ay magpaganda, magpariban, magpakulot. Ano ba maganda, Odette? Alin ganito, Odette? Pagandahin ko siya. Bilang ko siya ng damit. Paayusan ko siya. Make-upan lahat. Now, pag nagawa ko yun at kumanda siya, magpagbalikan ka na, alang-ala sa bata. Sir. Mukhang naglalawang isip na siya. Naglalawang isip, okay. Sige, kaya itong gagawin ko. Umiyak na siya, no? Ma'am Joyce. Pagagandain ko si Ma'am Joyce. Pagdadala natin ng pera, ano? Sharing? Yes po. Pag umiyak ka. Siyempre, ayaw ko mapag-iwalay ako sa iyo. Kasi malamal kita. Parang-alang sa anak natin. Yun lang. Sustentuhan ko 'yung anak ko. Sana tapos na 'yung panangyari to sa atin. Ikaw naguhat nga ako, andiyan ka na sa top, pinatulpo mo na ako eh. Eh siyempre, para magkayos tayo, 'yun lang ang paraan para magkayos tayo. Ah, 'yan pala 'yung paraan mo. 'Yun lang. Para magkayos. Ngayon, ginulat mo ako, ayaw ko na. Ayaw ko na makipagbalik. Ayaw ko na, basta ayaw ko na. Sir, pwede ba sagutin mo ako sa nang diretso? Sir, magpakalalaki po kayo, Sir Marlo. Ito po yung challenge ko po sa inyo, Sir. Magpapadala po ako ng pera kay Ma'am Joyce. Pukunta kami yung pinakamagandang parlo dyan sa Rojas City. Okay? Yung pinakamaganda, yung first class na parlo. Magagandahin po namin siya, makeover, plus bibigyan namin siya ng maraming magandang damit. Hindi naman po yung maganda yung hinahanap ko po, yung ugali naman po niya. Sabi mo kanina, kaya mo ayaw sa kanya dahil ang pangit na niya at hindi siya nagpapaganda para sa'yo. Kala ko yun ang dahilan. Hindi ako nang sabi sa kanya na pangit siya. Hindi ako nang sabi nun. Yung dati. Hindi nang sabi. Hindi ako nang sabi nun na pangit ka. Ang gulo nito. Sige, tapusin na natin to. Off-air, Sherry, kausapin mo silang dalawa. Opo. Tingnan mo kung kaya ko may offer stance na kung yun na ang dahilan dahil napapangitan siya kay Ma'am Joyce. Then itong si Sir Marlo, sabihin mo sa kanya na padala natin, pagandahin natin si Ma'am Joyce, padala natin ng pera, etc., etc. Alang-alang ko sa bata, ginagawa ko alang sa bata. Opo. Okay? Opo. Ako naman po, gusto ko talaga. And then kapag hindi nagkaayos, then yung unang usapan na yung baby mapupunta kay Ma'am Joyce, magpipirma sa DSWD at siya magsusuporta, okay? Yes. Sige. Po. Marlilog ganito, payag ka ba doon sa deal ni Idol Raffy Tulfo na kapag siya ay ipinamakeover ni Idol Raffy, itong si Joyce, mabalik ka? Hindi po, kung yan ang gusto niya po, pagbigyan ko muna po. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang po, para o sa ugali po, bawa may trabaho po, ako lang muna estrobo kasi minsan pinapagkita ko ito ng amo. Kasi pinatawag ng tawag po siya, ayaw pinapagkita ng amo po dito. Hindi mo nag-awayan namin dalawa. So gusto mong bumalik? Magbalikan kayong dalawa? Opo. Joyce, gusto mo ba siyang kausapin? Opo. Sige, go ahead. Gusto ko lang po sana magkabalikan po kami, mag-asawa, alang-alang po sa anak po namin. Unang-una po, ano po, yung mama po niya may sakit, mama Divina po niya. Yung po, gusto ko mangyari, magkabalikan po kami pareho, alang-alang po sa anak po namin. Kung hindi naman po kami magkabalikan, gusto ko pa mangyari, yung anak ko po sa akin, yung po. Okay, kung yan ang gusto niya, gusto niya magkabalik ko sa kanya, yung tawag naman niya, lagay naman po sa oras. Siyempre ako naman dito pinapagalitan ng amo ko po. Tapos yung minsan, hindi naman ako, minsan di ako tumatawag. Minsan paggabi, di ako matawag. Siyempre alam naman pagod ako. Sige, ikaw niya lang gusto mo, kipagbalik ako sa'yo. Yung, hindi mo naman ako, pag sa oras na tawag na sa pagawagawin kayo gawa ko, ako mo lang tumawag. Antay mo, oras na ako tumatawag. Paggabi. Sige na, sorry na. Last chance na to ah. Ano, gusto mo pa ba na ipa-makeover namin siya ni Idol Raffy? Ano po? Basta, iingatan mo itong misis mo. Ma'am Joyce. Ano bang gusto mo, kulot o ribbon? Ribbon po, ma'am. May highlights? Opo. Ay, bongga. O sige, may pa-mani-pedi, manicure-pedicure, may pa-derma. Opo, ma'am. Sabi, sorry na kung lagi ka tayo naaway. Alam mo naman na...
gusto ko palagi gabi-gabi tayo mag-usap, yun lang amin, ng anak mo. Eh, kaya lang ako tumatawag sa'yo palagi, nag-alala rin ako sa'yo dyan, hindi ka naman tumatawag sa akin. Kaya ako lagi tumatawag sa'yo. Sorry kung lagi ako tumatawag sa'yo, pero okay na tayo, wala lang problema. Last chance ko na ito sa ibibigay, last chance ko na sa'yo to ha, last chance na talaga. I love you today, mahal-mahal kita be, kahit ano mangyari. I love you today. Mahal-mahal kita be, kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Kasi ikaw lang yung mahal ko at saka yung anak natin. Okay. Garamdam ko sa'yo lahat, mamahal ko. Sige na, I love you too. Ganito ha Marlu ha, yung sinabi ko sa iyo kanina, aayusan namin tong si ate. Papadala namin to at ipapadala namin sa pinakamagandang salon. Ganito ha, kailangan maging consistent ka din sa pagpapadala ng sustento dun sa bata, ha? Sige po. Thank you, maraming salamat po. Ate Joyce? Opo, opo. Oo. Yung sa sustento, opo. We will make sure na magiging consistent yung pagbibigay niya sa inyo ng sustento. And i-open mo rin yung opo. Lines mo. I-open niya na rin opo. Yung lines niya. Ngayon, kapag hindi siya sumunod sa kasunduan, papatawag natin siya sa barangay dito sa Novaliches. Opo, opo. Oo, ha? Opo. Tapos, huwag ka mag-alala dahil kahit ano, ipapa-makeover ka pa rin ni Idol Rafi. Okay? And sana huwag mawala yung self-confidence mo, ha? Opo, masaya na po ako, ma'am. Sir Rapid, thank you po sa lahat sa aming pag-ayos ng asawa ko. Okay na po, wala na pong problema. Kung sakali man po siya magloko, ayun po, kukunin ko po talaga ng anak ko ron kila mama. Sa mama po niya, sabihin na nung ko po. Iuwi na lang po kami Maynila. Maraming salamat po, Ma'am Joyce. Opo. And ingat po kayo and Happy New Year po. Maraming salamat po, Sir Rapid. Mga kapatid, meron na po tayong 17.9 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button and click niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati.